Good morning. Good morning na ba? Good afternoon na pala. Hi guys. Welcome back to my channel. This is Sarge. Nagpapa-laundry kami ngayon and since maraming friends ko ang nagtatanong sa akin kung paano daw ba yung cost of living dito sa New Zealand kasi they're planning na mag-apply. Eh, naisip ko, i-vlog ko na lang or i-share ko na lang yung idea ko about sa cost ng living dito sa New Zealand. So first, unahin na natin ang pinaka-importante, which is ang accommodation or ang bahay. Ang bahay dito sa New Zealand, especially here in Auckland, it's quite expensive. Rent dito is weekly. And like for example, magre-rent kayo ng isang bahay. Nagre-range siya, depende sa location. Kung malapit kayo sa city, mas mahal. And depende rin kung ilang bedrooms, ganyan. Pero nagre-range siya from $450 pataas. May $600-$700 per week. And kung namang single ka and magre-rent ka lang ng room, kunwari may mga ka-share ka, usually nagre-range ang rent from $100 to $150 per week. Yung iba all-in na yan eh, may kasama ng internet, kuryente, at saka tubig. Then kapag naman couple, kwarto, nagre-range from $200 to siguro mga $250, $260, ganon. And meron ding granny's flat, which is yung studio type na meron kang konting privacy kasi may sarili kang toilet, ganyan, or small kitchenette. Nagre-range naman siya siguro mga $250 to $300 plus to $400. And for example naman, nakaipon na kayo ng bonggang-bongga at gusto mong bumili ng bahay. Ang bahay dito, siguro ang pinakamura na is nasa less than $600,000. Yun, mahal talaga ang bahay. Dun sa bahay, tinanong ko yung friend ko na nagre-rent sila ng bahay. Shout out Michelle, hello! And sabi niya, ang kuryente daw nila, kapag ka summer mas mura, nasa minsan $60 lang per month. Tapos kapag ka naman winter, kagaya ngayon winter, eh malakas kasi talaga sa kuryente ang heater, kaya minsan nagre-range daw sila sa $180 per month. Tapos yung tubig daw nila is nasa $150 to $180 every 3 months. Yon, and yung mga rubbish bin, yung mga basurahan, kailangan mo pang tawagan yung Auckland Council kasi may strict sila dito sa pagtapo ng basura eh. Dahil yung nakasegregate talaga yung mga recyclable sa non-recyclable, tapos sa talagang ganun. So may mga may bayad-bayad din yun. Parang ang sabi ni Michelle is $4 New Zealand daw per tag. Yun. Eh kasi kami naman yung sa rent namin all in na yun eh, kasama ng internet, water and kuryente, yun. So next is yung transportation. Ang public transport dito is may bus at saka may train. Ang like kagaya ko, medyo malayo ako dun sa trabaho. So mga 27 kilometers away siya. Minsan nagte-train ako kasi mahirap yung parking dun. Sa kaya ang train ko balikan cost me $10 per day. Yon. Tapos ang kotse dito is necessity. Kasi hindi kasi ganun ka okay masyado yung public transpo eh. Kaya parang advisable pa rin talaga na magdala ng na marunong ka mag-drive kotse. And yung sa kotse, syempre kailangan doon may insurance.
And maganda pa rin talaga yung comprehensive insurance kasi 'di ba hindi mo rin masabi yung mga ano, at least covered ka. Yung gasolina, depende kasi yan eh, meron kasi yung 91 and 95 or 98. Yun yung parang regular and special. Eh since yung madalas naming ginagamit is yung Honda Fit na 1.3 liters lang siya, so mas matipid. So roughly per week kasi medyo malayo kami sa work. So parang siguro nasa $60 per week ang gasolina or mga less than ganun. Kasi palagi naman namin siyang fino-full tank. Tapos next is yung sa groceries. Groceries dito, marami kang mabibilhan, lalo na yung mga meat products like yung chicken, beef, pork. Yung mga yon, may mga mura rin naman, lalo na kapag ka nagkakaroon ng sale or special sa mga pack and save. Ganyan, yung kunwari yung chicken nibbles, yung mga chicken wings. Per pack na yun, makakabili ka na ng mga $6-$7, marami na yun. Or yung chicken legs, yun, minsan ang dami sa isang pack na yun. Parang nasa less than $10 lang siya. Tapos yung seafoods naman, yun yung medyo mahal. Lalo yung mga isda. Like, for example, yung bangus na frozen. Yun, madalas namin binibili yun eh. Yung, minsan nagre-range siya from $11 to $13 ang isang piraso nung bangus. Tapos sa mga fruits naman, lalo yung mga apple dito, yun, mura-mura din yung mga fruits. And depende rin siguro sa season. Kasi minsan, kagaya yung pipino, ano siya eh, may time na mura, pero... Tapos yung, like, for yung talong, ganyan. Mahal ang talong, sarap-sarap pa naman ang talong. Parang $2.49 isang piraso ng talong, ganun. Yun, medyo pricey. And yung sa tubig naman, yung iba bibili talaga ng tubig, pero pwede mong inumin yung tap water dito. So kami minsan sa tap water na lang din kami minum. Malinis kasi yung tubig nila dito, kaya safe siya na inumin yung tap water. And so yung bigas naman, ang madalas naming binibili is yung 5 kg lang, and nagre-range siya sa minsan $12 to $16, and medyo matagal na rin na namin kino-consume yun. So roughly kaming dalawa ang grocery namin siguro per week, kasama na lahat-lahat doon, nasa $100 per week. Or minsan $100 to $150. Kasi minsan kapag ka naubusan ka ng mga sabon, mga panglinis, ng yung mga lotion, yun yung medyo minsan nagpapamahal sa groceries eh. Pero sa medical naman, kasi naalala ko pa noon nung nagkasakit ako noon, naka-work visa pa lang ako noon eh. Pero 3 years na akong naka-work visa nun. Bali magbabayad, ang ano dito, punta ka muna sa GP. Yun yung parang sa mga doctor. Sa, tapos, magbabayad ka, mag-enroll ka muna sa GP. And sometimes it will cost you $50-$60, ganun. Depende sa GP. And sila yung magbibigay sa'yo ng prescription or kung ano yung mga kailangan. Kunwari magpapalaboratory ka, ganun. Tapos, no, yung sa mga laboratory, libre na yon, wala akong binayaran noon. And yung sa mga, sa gamot naman, naalala ko noon, may prescription. Parang $5 lang yung binayaran ko dun sa gamot. Diba? Ang mura. Tapos yung, minsan pa, merong mga chemist. Chemist kasi yung tawag nila dito sa pharmacy. May chemist na, ano, pag may dala kang prescription, libre siya. So, walang bayad. Kaya, maganda rin dito yung sa medical kasi mostly
libre. Eh, di ba yun yung sobrang mabigat sa atin? Pag nagkasakit ka, pati bulsa mo. Masakit na sa bulsa. Sa mga car insurance naman, yung car insurance namin, ang mas maliit, ang binabayaran namin is nasa 25 per fortnight, per 2 weeks ang bayad. And then yung isa nasa $40 per fortnight. Yun yung sa car insurance. Tapos, nasa iyo rin, may option ka kung gusto mo ng medical insurance. Though libre naman na dito yung sa mga medical. Pero kasi kapag ka may medical insurance ka, hindi yung parang priority ka yata, ganun. Kunwari, kayo, you need an operation. And hindi siya ganun ka-urgent. So, kailangan ipipila ka niyan eh. Pero kapag yata meron kang medical insurance, unahin ka. Parang ganun. Honestly, kung magsha-shopping ka, parang mas mahal dito. And konti lang yung option ng mga damit, ganyan. Kasi nga hindi ganun karami yung tao. So, yun. Minsan pag bumili ka, kunwari, ng damit, marami kang makikitang kaparehas mo. Kasi, di ba, konti lang naman kasi yung tao. Parang nasa 4 million lang ba tao dito? Sa buong New Zealand na yun. Ganon. Kaya dati, pag umuwi kami ng Pilipinas, doon na lang din kami talaga nagsha-shopping. Kasi, di ba, maraming mura sa atin. Tapos, marami ka pang mabibili talaga ng mga designs, ganun. Marami kang option sa atin. So, yun, sa mga shopping-shopping. Ito, meron silang tinatawag na Kiwi Saver. So, pagka resident ka na, parang matik na magkakaltas sila sa salary mo, isa-save nila yon. Meron ka namang option dun eh, kung gusto mo ng 3%, 6%, 8%, up to 10% ng salary mo. And yung company mo, magbibigay din sila 3%. So, hindi mo na mamalaya, nakakaipon ka na, diba? And yung Kiwi Saver, mostly, nilalaan nila yon for first-time home buyers. Yun, if you really wanted to buy a house, at least, nakakaipon ka. And yun, diba? Saka ang isa pang maganda dito, kung if you're on like an outdoor activities like fishing, ganun. O, diba? May sarili ka ng ulam. Kasi kami dati, mahilig kami mag-fishing. And marami kaming, dati marami, nung before pa yung mga, ano, pangyayari, mga COVID, ganyan. Yun, palagi nag-fishing. And sinuswerte naman na may mga nahuhuli. Kaya yun, may mga libreng ulam. Dito, kapag ka mag-fishing ka, like, merong, kunwari yung snapper, para siyang ano, tilapia, ganyan. Meron silang specific na measurement dapat na huliin mo siya. At saka, meron lang ding kung ilan lang yung pwede mong hulihin. Ganun. And pwede ka rin kumuha dito ng cockles. 50 cockles lang per person. Tapos, pwede rin mag-crabbing. May mga bilang din yon, then pwede ka rin kumuha ng mga mussels, ganun. Okay din naman kasi New Zealand is very rich in yung sa nature nila. Talagang sobrang napipreserve nila yung nature. And simple lang din naman. Ang maganda kasi dito sa New Zealand is yung work-life balance. Ba, parang chill lang and you have a lot of time with your family. Tapos may mga gardens and may mga beaches nila dito if you really love nature. So para sa iyo ang New Zealand, maganda dito. And yun lang, talagang may mga pros and cons naman every country na pupuntahan mo. Hindi, wala namang perfect. So, nasa sa'yo na yun kung paano ka sasabay sa lifestyle. Parang chill lang. Kasi life is short eh. You don't need to just work, work, work. And then after that, ano, wala. Wala kang, diba? You also need to enjoy your life. Kasi isa lang yan eh. Kaya yun. Yun po ang cost of living na ma-share ko. Based lang yun sa
two persons lang. Hindi ko alam kung magkano yung kapag ka meron ka ng mga anak dito. Pero sabi naman ng iba, pero I'm not sure, na libre naman daw yung school ng mga bagets. Parang ang babayaran mo is yung mga uniform and other miscellaneous, ganun. So yan ang cost of living dito sa New Zealand, and hopefully nagkaroon kayo ng idea kung magkano, and nakatulong ako ng kahit papaano sa pag-decide nyo if you really wanted to migrate here in New Zealand. Yun. Thank you so much for watching, and please don't forget to like, comment, and subscribe, and click the notification bell para naman po updated kayo sa mga uploaded videos ko. Thank you and have a blessed Saturday. Bye!